Good morning. Tayo po ngayon ay nandito sa may gawin ng Rojas Boulevard. Natin pong kakapanayami ng ating mga kababayan. Pangalawa na! Pampasyal-pasyal dito, no? Tingnan natin kung anong klaseng buhay meron sila. Maganda yung topic yung yan ah. Hindi lang. Singapore. Good morning. Ay, tayo. Pinoy din ako. Hindi, kaya nga. Pero na-impress ako dun sa ganda ng Ah, ganun? Oo, yung t-shirt. Oh, Singapore. Oh, pinakamalinis na country sa buong mundo. Ano ang dahilan ng kanilang kalinisan at kaunlaran? Discipline at saka... Disiplina. Oo. At saka meron pa dedication. Yung kamustang pagpapatupad ng batas sa Singapore? Mahigpit. Bawal ano yung kunyari dumura. Hindi ba pwede dumura? Pupunta ka talaga dun sa mayroong anong garbage. Yung bang desisyon ng korte nila doon naluluto? Hindi ko alam pero alam ko mahigpit dun. Mahigpit. So ibig sabihin, mahihirapan kang lutuin ng kaso doon pagka nagka-mali ka, no? Baka ganun. Kita ka nakita mo na dito. Bawal ka nga dumura eh. Sa Amerika ba, ang korte nila doon, ng kaso doon, naluluto? Hindi, pinakamaganda ang ano nila sa Saligang Batas. Ganon? Pinakamaganda. Ano nakalagay sa Saligang Batas ba nila na naging maganda? Pinakamaganda. Hindi ba sa Saligang Batas natin gaya din si ginaya sa Amerika? Oo, lahat naman galing sa Amerika eh. Eh bakit dito sa atin naluluto ang mga kaso sa korte eh, sa Amerika hindi? Ay, kasi ang Amerika, napakalaking bansa. Okay. Almost 1 billion na sila eh. Ganon? Oo. Kailan ka ba huling napunta sa Amerika? Brooklyn yung ano mo, t-shirt hindi, yung, mo. Hindi, kasi yung tatay ko, doon namatay sa Las Vegas. Ah, ganun? Oh, my father died in Las Vegas. Ano ba siya? US Navy? Ha? US Navy ba siya? Ano siya yung... Nag-migrate lang doon? Hindi, yung ano siya, yung American Scout. American Scout? Dito sa Pilipinas nung araw? Oo, tapos pinitition siya nung utol ko na... Ah, okay. Sige, sir, good morning. Copy tayo, sir. Hindi, tapos ko lang, tapos ko lang. Okay. Masyado so, naman. Oh, sir. Kabisado mo ba ang justice system sa Amerika? Oo. Anong klaseng sistema doon? Pinaka-transparent. Bakit transparent? Eh, alam mo kagad eh. Hindi naluluto, hindi nasisindikato. Hindi namamanipula. Oo. Sino humuhusga sa mga kaso sa korte nila doon? Yung ano, judiciary. Kasi there are yung three... isang wish lang ba katulad natin, isang wish lang eh. Hindi, sa kanila may Supreme Court. Eh sa atin may Supreme Court din ah. Oo nga, kaya nga. Oo, ngayon, anong problema? Sinong nagdidesisyon sa mga kaso sa korte sa Amerika? Yun nga, yung judiciary, yung pinaka-final, yung Supreme Court. Ganon? Opo. Hindi ba yung mga mamamayan mismo bilang mga juror? Kasama din yung trial by jury sa Amerika, di ba? Kasama din yun. Mga mamamayan. Kasama rin yun. Ang humuhusga, isang dosena sila. Kasama rin yun kasi nga. Randomly selected. Kasama yun kasi nga, malaya sila eh. Land of the free. Mother of democracy. Oh, tayo, di ba ang democracy natin sa kanila din hinihinugot? Hindi, kaya nga, saan ako kopya? Sa Amerika. Oh, yun. Ah, alam mo kung anong problema sa ang diferensya sa judiciary sa Amerika at sa Pilipinas? Oh. Ang mga Amerikano kasama sa kanilang Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Oh. Sila ang humuhusga sa mga korte, hindi yung isang judge. Oh. 'Di ba? Ang judge pag sinabi ng jury na guilty, siya lang ang nagbibigay ng sentensya alinsunod sa batas. Pero yung mga ordinaryong mamamayan, katulad natin, ang humuhusga kung guilty o inosente ang akusado. Gamit ang sentido kumon ng pagkaraniwang tao. Kasi hinahanap lang doon katotohanan eh. So kahit grade 1, section 11 ka, may back subject ka pa, ay meron kang
sentido komon na po pwede mong malaman, madiskubre kung ang akusado ay nagsasabi ng katotohanan o nagsisinungaling. Correct ka dyan, sir. Ay, nayo. Sir, anong probinsya nyo? Negros. Oriental o Occidental? Occidental. Ang capital? Bacolod City. Hindi, magkalapit lang yung Iloilo City tsaka Bacolod. Ay, Iloilo ka? Oo, oh, yung nanay ko. Ah, okay. Hey, okay, Maname, Lame, Panga. Oh. Namit. Namit, oo. Oh. And so, yan ang isulo. Ano nga pangalan mo, pare Koy? Ah, ang mga Ilonggo, Nonoy. Oh, Nonoy. Oh, Nonoy. O Tuto. Oh. Anong ngalan mo? Nonoy, Paklibar. Pasi, Pasi. Paklibar. Paklibar, oh, Pasi. Mga Paklibar sa kanya na. Pasi. Pasi City. Pasi Iloilo, ano. Hindi, may mga Paklibar kasi sa media industry. Okay na. Diba? Ikaw, Brad, anong pangalan mo? Busy siya sa api. Oo, oh, sarap eh. Ano pangalan mo, pare Koy? Boy Juanito. Boy Juanito. Oh, Boy Juanito. Juanito Boy. Bertuccio. Ha? Bertuccio. Tatay ko naman taga, ano, Negros. Bertuccio? Bertuccio. Ah, Bertuccio. O, pares kayo taga Negros. Oh, taga Negros. Negros ka ba? Oo. Oh, ah. Ano? Tatay ko Negros Oriental. Ah, Bisaya. O, magkatabi lang. Bueno. Kasi Occidental eh. Ano? Di pa ako nakarating dun. Ah, gano'n? Dito ko lumakas sa Maynila. O, sige. Kalargudos na yung... O, kita mo, ito naman si Binibining Pilipinas. Titinda ng tulugan. Wala naman dito kong Bisaya tayo. Pero, alam mo, ang makakasalba sa ating mga Pilipino para maging ligtas at maulan ang buhay natin, igiit natin na amindahan ang Bill of Rights at idagdag ang karapatan nating mga soberano, mga hari sa trial by jury. Kasi, di ba? Tulad ng Amerika, tayo din ang mga hari ng demokrasya rito eh. Pero, kanya lang, yung ating mga karapatan... Sir, Singapore, lamang pa nga tayo. Bakit? Sa Amerika, may lethal injection. Oh. Dito, wala. Oh. Oo nga. Oo, kaya nga gusto nila dito. Death penalty, ha? Pare, pagkano? Oh, lethal injection. Walang lethal, eh. Sa China, meron. So, yun ang missing link sa demokrasya natin. Kasi peke ang demokrasya natin, eh. Kasi demokrasya is government of the people, by the people, for the people. Yes. Pero ang nangyayari sa atin, na demokrasya ang peke, ay government of the few, by the few, for the few. Kasi nga, dati may death penalty. Mm. Inalis nila. Okay, teka muna. Ibig mo ba sabihin, pag may death penalty, titino ito mga kurakot? Hindi, at least, meron silang psychological na, pare, madi-death penalty tayo. Okay lang yun. Kasi may psychological. May psychological nga. Pero nandun yung nagdudumilat na katotohanan, nahawak naman nila yung korte. Di ba? Hindi sa lahat ng ano pa? Hindi sa lahat. Ah, pagpipitsugin ka, hindi mo. Pero halimbawa, ikaw ay pangulo ng bansa. No ha? Pangulo ka ng bansa. Hawak mo yung pulis, hawak mo yung militar. Matatakot maging yung Korte Suprema mga justices sa iyo dahil pwede niyang gamitin yung pulis at militar para itumba ka pati pamilya mo, di ba? Kailangan lumuhod ka sa kanya, sumunod ka kung ano gusto niya. O ngayon, yung mga halimbawa, may mga drug lord dyan na kakompetensya niya, o ipapatay niya yun. Pero yung mga kaalyado niyang drug lord, doon pa sa Malacanang, nakapakuyakoy-yakoy. Oo, totoo. Totoo yun, that is correct. Palakasan kayo. Sir, what is your nickname? Kit Kilatis. Kid. Kit Kilatis, Lagari ako. Okay. At ako ang founder ng Soberano Philippine Trial by Jury Movement. Ay, okay. Ano? No? Boto ako dyan. Ipamalita niyan, mga pre, ha? Pakalat natin sa lahat ng mga mamamayan. Kasi, ang yaman natin, pero tingnan mo, ang daming dito lang natutulog sa... Ha? Sa Boulevard. Correct. Boulevard of Broken Dreams. Oh. Anak ng baka naman. Tapos, sir, how young are you? Ako ay 61, na. Anong year 62? Kayo pinanganak? 58. The same with me. August. Pareho lang kayo. August. Ako, 1958. August ano? 61? August 6.
Kasi May 7. May 7. 1958. Ano na kasaduyan ng magigiting pala dito? Hindi, kasi handa ka isang taon. Hindi, hindi, tatlong buwan lang. Tatlong buwan lang. Ako, 61 ako eh. 61 ako. Ba, ayos yan. And the name is? Ako, 61 ako. Wasa. Alisin natin ito. Yan. Office of the Senior Citizens. Yan. Paklibar Boyles. Nicanor, okay. Paklibar. 1958, May 7. Ayos ah. Kaya magka-generation tayo. Oo. Oh, oh. We speak the same language. Correct language. Oo, pare. Ako alam mo, nung araw sa Bacolod, nagtataka ako, bakit may mga tao rito, mga mestizo, alawak na lupain. Akala ko, pribilehiyo nila yon. Kastila eh. Oo, oh, may mga layang Kastila. Kaya nga, tapos, kaya nga mayayaman doon yung mga Benedicto. Oh, tapos sugar center. Kaming mga Indio, mga Kayumangge, eh halos lahat wala lupain, kaya panay ang rally doon. Eh ako hindi na. Panay ang protesta, gawa ng so okay lang sa akin yun. Yung pala, itong mga mestizo, ninakaw nila, grab lang nila yung mga lupain natin. Totoo yun. Alam niyo na yung sikreto ng mga pare? Oh. Kunyari, yung mga praile. Hmm. Kunyari, 10 hektarya, dadagdagan nila ng 1-0. Lagi 100 na. Oh. Tapos turo-turo lang nila. Akin yan, akin yan, akin yan. Yan sila, Padre Damaso. Oh. O yun, di ba, kakontsaba nila. Oh, hello, ma'am. Maganda umaga po. Kakontsaba nila yung ano, yung mga loko yung mga pare. Yung mga pare, yung pare. Oh. Sila, Padre Damaso. Tama. Kakontsaba nila yung sa munisipyo, yung gumagawa ng ano, ng tawag, land title. Hmm. Oh, dagdagan mo ng 1-0. Ganun. Oo. Oh! Kabagay. Kaya marami lupa rin. Kaya imbis na 10 hectare lang, 100 na. Samantalang 1-0 lang ang idinagdag mo. Oh. 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 Ako yun, bakit 1 lang? Dapat 2-0. Ay hindi, siguro. Nakukonsensya. Nakukonsensya din. Oh, yan ang maganda balita. Oh. May konsensya din para sila. Oo. Oh. Ay, so... Kaya dami lupa yung mga Kastilyo. Ayala! Oh. Soriano! Oh. Dalawak! Eh, marunong sila man... Ang karunungan ang galing sa Europe, sa Spain. Oo, oh, oh, oh. Kaya ka nun eh. Mga European yun. Ito trivia, ito trivia. Oh. Nung pumasok ang Kano rito, pinag-aralan nila, nakita nila, yung mga Indio, walang lupa. Ang meron lang, yung mga apo ni Damaso, pero yung mga apo nila pula-apo, wala. Eh sabi niya, problema ito, sabi na kano. Kaya pero kung tutusin, atin yun. Kung tutusin, pag-aari yun ng mga native. Pag-aari natin Pilipino na nandiyan dito na nung mga panahon na mga katutubo ng mga nauna rito. Sila, dayo, foreigner. Yung mga native, nandito. Oo, oh, taal na taga-Pilipinas. Eh kaya lang, wala kang sapat na edukasyon. Oh. Ito ngayon. Oo! Pwede ba ikuti? Oo. Dahil nakita ng kanon na yan nga ang problema at maging sanhi ng gulo yung walang lupain ng karamihan. Wala kang formal education. Ang ginawa ng... mga panahon ng Kastila, ayaw nilang mag-aral, makapag-aral tayo eh. Diba? O ngayon, ang ginawa ng kanon, pumunta sa Patikan, bumili ng lupa, yun yung kung tawagin prior lands. Para ipamigay, distribute, hindi naman ipamigay, kundi benta, mura lang, sa mga Indio, sa mga katipunero, di ba? Ng mga kalahi natin kayo manggi. So, siyempre, kung halimbawa, uneducated ka. Oh, ngayon. Oh, yun, di ba? Hindi, kung uneducated lang problema kasi yung Solicitor General na andyan para tulungan yung mga tao, ipaliwanag sa kanila at para magkaroon sila ng lupa. Isa sa mga kinuhang law firm, tatlong law firm yun eh, may Del Pan, no, kasama din yung Ayala. Ayala Law Firms. So, kaya palagay ko, dumami ng lumawak yung lupain ng Ayala kasi dinoktor nila yung mga dokumento. Sipin nyo ha, may batas noon hanggang ngayon, hindi pa na ano yung batas na yan, na may limit ang bawat Pilipino, 18 anyos batas, ang pwede lang niyang bilhin at may pera pa siya sa damukal, pag residential, 1,000 square meters lang. Diba? Pagka na sa mga urban, sa mga sa gigilid doon, medyo malaki-laki.
Pero hindi daan-daang hektarya. Kaya nga yung Ayala ngayon, pinagmumumura ni Duterte tungkol sa Maynilad. Oh, ganun. Di ba? Yung tubig. Oh, yun, di ba? Ang lulutong. Oh, yan yung ginagawa niya. Ang lulutong ng mga mura kot, ni... Oh, pinagmumura niya yung Ayala. Oh, di ba? Oh, tama. Oh, ngayon, ang Ayala, isa sa mga abogado na tinukahan ng US government pa noon dito sa atin eh. No, ha? Para alamin kung yung mga lupaing yan ay naandyan nga at walang problema. At saka iproseso na maibenta sa mga walang lupa. Kung sino nakatirik doon, yan ay may pangunahing prioridad. Magkano ang idadown mo lang? 5 piso lang nung araw. Di ba kung agricultural land up to 24 hectares? 5 piso lang, tapos 10 taon mong huhulug-hulugan. Pero, may pasubali. Pag hindi mo na-develop within 3 years, ay kukunin uli ng gobyerno sa'yo para ibenta dun sa mga masisipag magtrabaho. Political science ba? Hindi naman. Pero, kwan lang ako ha. Para legal. Research. Researcher lang ako. Hindi. Ano yun? More or less, medyo may incline yun sa political science. Ah, oo. Oh, siyempre. Kala ko si Piscador yun sa ano. Kala ko si Piscador ito eh. Piscador sa so, UNTV? Sa UNTV? Sa ano, commentator. Kaya nga, sa UNTV. Ha? Kala ko siya. Well, anyway. Okay lang. Good morning and please have a nice day. Oh, yan ang ating mission sa Pilipinas. Ang ipalaganap ang kaalaman tungkol sa trial by jury. Correct. O jury justice system. I second the motion. Thank you very much. Yes. Yan, dyan manggagaling ating kaligtasan at kaunlaran. Lahat tayo, hindi lang ilan. Of course. Diba? Because we're co-fellow Pilipino. Yeah, and we are kings. Mga hari tayo rito with the sovereign Filipino people, di ba? Kaya lang eh, napapaikutan ng ating batas. Oh, mga pre! Okay. Good morning sa inyo, ha? Mr. Levi, Singapore.